Ngayon, tawagin muna natin ang ating second contender from Luzon na si Erwin Madrona. Madrona, di ba yung nagpapanganak yun? Madrona yun. Si Erwin Madrona with the pink shirt and the flamingos. Ayan, napaka-fashionista talaga. I love it. Hi, Erwin. Hello. Kamusta naman si Sir Erwin? Okay naman po. Taga saan ka sa Luzon? Romblon. Romblon. Ano pinagkakabalan mo sa Romblon? Hindi po ako nag-work sa probinsya namin dito po sa Manila. Dito? Anong work mo dito? License architect po ako. Wow! Wow! Ano bang ibig sabihin ng licensed architect? May lisensya ni architect. I mean, anong ginagawa ng licensed architect? Verticals, mga buildings, ganyan. Interiors din minsan. So, question ko lang, dahil yun nga, architect ka, napakalayo ng pagkakanta. Saan mo naman nakuha ang inspiration mo or paano mo nalaman? Actually, both parents ko po, musically inclined. Wow! Yung sa mother side, mostly mga singers. Tapos sa father side, sa instruments naman po. Oh, so both? Marunong ka? Kanta lang. Mga kapatid ko sa ano. Musically inclined. Ito may sinasabi si CK, ano, sa'yo, Erwin. Ano sinasabi mo? Hindi. Yayamanin ka daw, sabi niya. Pajaman. Hindi naman. Tingnan mo yung bracelet. Ito, parang, di ba sinabi mo nga na family mo into music talaga. Kumbaga, saan sila sikat pa? Sa anong klase sila kilala? Sa probinsya lang din naman po namin. I see. Sa Romblon. Anong pagkakakilala sa family ninyo? Sa surname kasi, mas sobrang liit ng probinsya namin. Uh-huh. Like for example, mga Madrona kilala sa gantong ano yan. Larangan. Tapos mga Villanueva, gantong kilala sa... Parang the Jackson 5, ganun. Hindi naman. Why not, diba? Pero ito, Erwin, di ba sinabi mo kasi na kumbaga, ikaw ay isang architect. Paano mo siya kumbaga na, kasi ang layo talaga kung titingnan natin eh. Paano mo napa-enhance yung singing talent mo naman when in fact ito yung field na tinatahak mo, yung pagiging architect? Actually, yung pagiging architect naman may artistry side eh. Tama. So, nagagamit ko siya pag halimbawa mga event lang ganyan, pag may mga special event kami. Ganun lang. Sa ganung klaseng ano. Pero bukod sa pagiging architect mo, may iba ka pa bang trabaho? Like mga racket-racket, ganun? Yun lang eh. Yun lang. How about singing contest? Like amateurs, napasali ka na ba sa ganun? Provincial lang din po. Ay wow! Pero may gusto akong tanong na hindi masyadong related ah. Kasi napakagwapo mo kuya, yung totoo, ang gwapo mo. So pag naniligo ka ba, mga sineserenade mo ba yung mga nililigawan mong girls? Honestly, hindi po ako nagsiserenade. Ay hindi! Kasi ako sineserenade. Oh! Lasha! Uwian na! Tapos na! Pero where pa? So napaka ano talaga. Ano ba yun? Napaka-humble mo ah. Hindi. Napaka-special para mamaya. Kasi ang buong Madlang People at ang buong Showtime, ang buong Pilipinas, isa-serenade mo. Oo. Isang karangalan sa amin na marinig mo yung boses. Kung ikaw man ang kinakantahan ngayon for the first time, ikaw ang kakanta for us. For the first time. Pero sino ba mga musical influences mo, kuya? Dahil sa timbre ng boses ko po, si mga, yan, mga matataas, Jed Madela. Ah, wow. Pero kasi bata pa ako, yung... Halos ina-adjust lahat ng mga instrument kasi yung pitch ko kasi tsaka yung speaking voice. Mataas. So mostly pang babae yung pinata. Talaga? Mostly ballad yung kinakanta mo. Mga ballad, no? Yung mga My Heart Will Go On, ganun. Kaya naman. How could you say? Yung mga ganun. Tama na tayo sa hugot? Okay na tayo, Micah? Okay na tayo. Pero ano, para mo naman napagsasabay yung pagiging ano, di ba, pag-architect ka once na nag-aral ka bilang architecture student, puro puyat. Paano mo napagsasabay yung sa music mo naman sa pagkanta? Actually, hindi ko napagsabay kasi nung nag-aaral ako, focus talaga. Mahirap eh, pag umabsent ka or malate ka, pag halimbawa, may audition kang pupuntahan, wala na eh, hindi ka na makakahabol. Ilang years ka na kumbaga natayang ganyan? Yes, kasi, so matagal. Kasi tsaka yung experience din dati nung high school na nasalang ako sa isang contest, medyo huminto ako kasi pumiyok ako eh. Sobrang expectation ng mga tao. So doon nagkaroon ako ng stage fright. Kumbaga yung pressure. Stage fright? Kailan ka ulit nakatapak sa stage na hindi ka na nakabahan, naiisip yung trauma?
Actually, bago lang yun nung nasalang po ako sa ano, I Can See Your Voice, so nanalo po. Wow! I Can See Your Voice! Sorry pala, medyo bigatin pala yung katabi po natin, sorry po talaga. Pero ito kasi diba, Erwin, based doon sa ating source, ano, itong pagkanta mo daw, isa sa inspirasyon mo is yung father mo. Apo, tama apo. Ba? Bakit? Ano bang meron kay father? Ano ba? Ano bang condition niya? Last June, na-diagnose yung father ko na may lung cancer stage 4. Stage 4? Oh. Is it the, ano na ba? The final stage na ba? Tama ba ako? Yes. Pero may ano siya, A, may isa, parang ano, may A sa, stage 4A and stage 4B. Okay. So nasa stage 4A naman yung father ko. Okay. So kumbaga sa kanya talaga, kumbaga, yung panghuhugot mo ng lakas. Apo. Para sa father mo talaga. Pero tuloy-tuloy pa rin ba yung pagme-medical chemo? Thankful din kami kasi naging ano siya, oral chemo. So kahit na nandun siya sa probinsya, nadadala niya yung gamot. Tama. Sorry Erwin ha, pero palang sa kaalaman ng ating madlang onliners na nanood sa atin, ano ba ang sanhi nitong lung cancer? Kung sa pagkakaalam mo. Sa case kasi ng father ko is yung adenocarcinoma. Ang natatandaan ko dun sa onco niya, hindi naman siya nakukuha sa ano, parang sa mga second-hand smoker or ano. Ayun. Kasi parang may case din na hereditary. Yeah. Pareho sila ng case ni Miriam Defensor. Right. Hereditary talaga. Kasi adenocarcinoma. So ibig sabihin, kahit hindi ka nag-iossi, prone ka pa din sa ganung klaseng sakit. Uh-oh. O dapat doble ingat talaga tayo. Talaga. Dapat ano, kasi nga, di ba, gagaya nga sinabi niya, hindi naman nag-iossi pero uh-oh, nagkasakit doon, di ba? Pero, so grabe talaga kasi nandito ka na! thank you. Naman, kaya abangan namin later ang napaka-pack na pack mong wear pang pagkakanta dahil bigyan mo na yan, toda-toda na! Hello, Micah, are you okay? I am very, very fine. Thank you very much. Okay, pero before natin na let go talaga, let go. Si Erwin, ano, aside sa father mo na nabanggit mo na nga na, aray! Na nabanggit mo na nga na, kumbaga, siya yung talagang pinaka-source of, kumbaga, panghuhugot mo sa buhay sa pagkanta. Ano pa yung dahilan mo? Kung meron ka pang ibang dahilan, ano pa yung dahilan mo? Ba't ka sumali sa pagkanta? Time na rin siguro na mapagbigyan ko yung sarili ko. Kasi nung nag-aaral ako, sabi ko, promise ko sarili ko, magtatapos ako ng pag-aaral para sa parents ko. Okay. So nung nakagraduate na ako at naka-stable na sa trabaho, sabi ko, tayo naman siguro para sa sarili mo. And thank you so much kasi pinili mo yung tawag ng tanghalan. Yes. Na salihan para sa pangarap mo. And yan, thank you nga. Sabi nga ni Micah, good luck sa todo ng performance ng later.